good afternoon. Hindi ho ba mayroon daw kaso si Francis Leo Marcos sa Novaicilla sa may bayan ng Hain, Novaicilla? Kanina pong umaga ata o kani-kanina lang, may nahuli po doon na suspect. Oo. Yung suspect na sinasabi na ang kaso ay binabato din kay Francis Leo Marcos, ito po ang update ngayon, guys. Kasi may nagbato po sa akin ang impormasyon na may nahuli daw. Oo. May nahuling pangalan sa Hain, Novaicilla na ang kaso ay tugma din sa kasong pinupukol kay Francis Leo Marcos dyan sa Novaicilla. Ito po ang latest ngayon update. Pakinggan po natin. Ang kausap ko po rito, PNP mismo ng Hain, Novaicilla. Oo. Hain, Novaicilla. Nasaan yun? Pakinggan natin, guys, ha? Para hindi tayo maging biktima ng fake news. Hello, Police Station. Good afternoon. Yes, good afternoon, sir. Sir, si Ninyo Barsaga po ito. Isa po sa mga vlogger ng Duterte Group, sir. Opo. Opo. Ah, ito yung verify lang namin. Kung totoo mong may na-arresto kayo kanina na alias Francis Leo Marcos. Meron po, sir, Francis Marcos. Di po Francis Leo Marcos. Ah, Francis Marcos lang. Ay, mana. Ano po ang kaso niyan, sir? Ano ko lang po sa investigator namin. RA 9262. Baka mamaya, thank you. Para mas magandang positive po. Yes, sir. Hello, client time sa ano daw ng 30. Hindi verify ko. Sinasabi nila si Francis daw ang may kaso doon. Kapangalan pala. May kapangalan. Hello po. Hey sir, good afternoon po. Yes sir. Kasi sir, may nagbigay kasi sa akin ng info na isyo may nahuli daw po dyan na ang pangalan ni Francis Marcos. Eh, sabi ko, ganun ba? Eh, kayo nung binigyan ako ng screenshot, sabi ko baka mamaya fake news nito. Tapos maganda yung gano'n ko. Sir, totoo may nahuli? May gano'n ang pangalan dyan? Bali ka uhuli lang kanina sa may populasyon na San Isidro. Opo. Bali ang pangalan niya ay Francis Marcos. Ang middle name niya is Manana. Yes sir, nakita rin po. Yan din po ba yung kinasangkutan dyan ni Francis Leo Marcos na nakatipin niya sa NBI? Paano sir? Di po ba may kaso si itong si Francis Leo Marcos, mayroon din siyang kaso po dyan. Ito po bang kaso to, kanya po ba ito o doon sa nahuli ngayon? Bali, ito sir violation of Republic Act 9262 na inisyo dito sa may tapos kasi ang inano namin, kinautap namin nga yung tao na nagkaroon nga sila ng pag-aaway ng asawa niya. Opo. Na hindi niya alam, eh, itinuloy pala yung kaso sa kanya. Bali, 2016 pa kasi yung warrant natin. Opo. Lakaditin ngayon siya dyan, sir. Ngayon, sir, ano pong ibig sabihin ng kaso sa kanya? Yung sabaw si po yun, violence against women. Yung pala na mag-asawa pa. Opo. May connected ba yung talagang nakatipi ngayon sa NBI doon sa kaso na yun? Or nag-ano lang sila, tawag nun, parang nagkaroon ng pangalan na magkaparyas lang? Bali sir, yung ano nila, yung first name nung ni Leo, saka ano, yung bali magkapangalan lang po. Bali okay. Francis Marcos lang to, wala namang Francis Leo. Okay, Francis lang, walang Leo. Opo. Pero ito pong nakadipin ba sa NBI ngayon, tumutunog din po ba pangalan niya po dyan sa inyo? Sa kaso dyan? Dito po sa may, sa amin, kasi sa Hain po kami. Yes po. Wala naman po sa amin. Hindi ko lang po alam sa other municipality. Opo. Kung meron. Kung halimbawa kung may matatawagan po sana kayo sa may Japan. Opo. Madali lang po yung sir. Madali lang pong i-verify yung number ng Japan. Sa tatawag lang tayo po. IPO po o sa Kapulibas. Sa RPC sir. Opo, sa Kapulibas. Pwede naman. Opo, mas maganda okay. Ma-verify po doon sa may Gapan City po.
Opo. Sir, maraming salamat sir sa time, ah. Thank you very much po. Yes sir. Wala po problema po. Yun. Malinaw guys, ha? Kausap natin ang PNP na may hawak ng kaso doon sa Francis Marcos. Na kung saan, hindi ko alam kung anong tawag doon sa kaso na yan, eh. Parang pambubugbog ata sa mga bat, sa mga anak at sa asawa niya. Oo, yun ang sinasabi do sa kaso dyan sa Hain Nubaysia. Malinaw! Ha? Walang kaso si Francis Leo Marcos, dyan lang. Naman pala sa mga putak ng putak. Nakesya ganito, mabubuano si Francis Marcos sa kulungan, sa NBI. Alam nyo guys, ang maglalaban-laban dyan sa korte, hindi tayo. Ha? Hindi kung sino-sino. Alam nyo kung sinong maglalaban-laban? Abogado sa abogado. Ha? Abogado sa abogado. Tayo, mga abogago lang tayo. Hindi tayo abogado. Mga abogago lang tayo. Ha? Kaya huwag masyadong magmarunong sa mga batas kung walang kalam-alam. O nga pala, ang balita ko, ang magiging defense panel ata at ngayon ni Francis Leo, isang batikan na abogado. Oo. Isang batikan na wala pang kasong natalo. Lahat panalo. Sino ba ito? Si Attorney Abraham Espio. Nako po. Si Attorney Abraham Espio, ilang beses ko na itong nakita, napanood, pero yung mama na attorney na to, tahimik to eh. Talagang tahimik. Ay, shoutout nga pala kay Attorney Glenn Chong. Attorney, nagkausap tayo kanina sa phone. Alam ko na kung sinong tinutumpok mo. Na galit na galit ka doon sa post mo. Alam ko na kung sino. Ayoko maging baliko. Oo, ayoko maging baliko. Ayoko. Oo. By the way, ganun pa man. Yan o, malinaw po guys, na ang kausap natin dyan, mismong investigador sa Hain Nubaysia. Ha? Investigador. Ha? Pulis. Siya po yung dumampot doon sa Francis Marcos na may kaso sa Hain Nubaysia. Siguro, maraming siguro, may kapangalan si Francis Marcos na kung ano-ano mga pinagagawang kalokohan ng ibang-ibang kapangalan niya, ngayon ang akala ng ating batas, siya na yun, 'di ba? Ngayon, ang maganda rito, may nahuli na naman na isa na kapangalan niya. Alam nyo guys, doon sa mga nagdiriwang, enjoy nyo lang 'yan, ha? Enjoy nyo lang 'yan. Sabi nga ng mga matatanda, kung ang sardinas nakakulong sa lata, nakakalabas, tao pa kaya? Di ba? Wala pasok. Tao pa kaya? Sabihin na natin, yung isang kaso niya, no bail. Sabihin na natin, di ba? Okay, yung kaso ni Francis na isang kaso ngayon, na mayroon kaso siya na no bail, maaaring sa tingin ng pangkaraniwan na mag-iisip, ay hindi makakalabas si Francis. Kasi no bail yan. Di ba? Ang sabi ko nga, abogado. Sa abogado ang maglalaban. Ha? Abogado sa abogado ang maglalaban. Hindi tayo. Alam mo, tayong mga supporter, tayong mga basher, kuro-kuro lang naman tayo eh. Oo. Kuro-kuro lang tayo. Hanggang dun lang ang papel natin. Pero ang tunay na magtatanggol dyan at magdedepensa at ang uusig, tatlo lang ang maglalaban dyan sa korte. Alam nyo kung sino? Una, abogado ni Francis. Pangalawa, abogado nung mga nagre-reklamo daw. Pangatlo, yung judge ang magdedesisyon. Kung ang abogado mo, kahit na sikat pa yan, kung iba naman ang utak, mahinang klaseng abogado, walang silbi. Pero, pag ang abogado magaling, puro titig na sa technicality, wala. Di ba? Kuro-kuro lang tayo guys. Huwag tayong magpanggap na abogado na maalam tayo sa batas. Ha? Huwag tayong magpanggap. Ha? Kasi kung tayo matalino pagdating sa batas, edi sinsana hindi tayo nagkaganito. Di ba? Abogado sa abogado. Di ba? Meron ngang kaso dyan, pumatay na nga eh. Pero nabuselto. Bakit? Dahil sa magaling ang abogado. Abogado ang magdadala dyan. Abogado. Ha? Sino ba to si Attorney Abraham Espio? Alam ko naan ito eh. Ito ay professor ito. Dean ng New Era College of Law. Dean din siya ng San Sebastian College of Law, Institute of Law. Nako, magaling. Oo, magaling na abogado. Alam nyo, mayroon pa nga siyang hinawakang kaso, yung kaso ni Manny Pacquiao.
sa BIR, panalo. Siya rin ang may hawak. Yung kaso ni General Magtanggol Gatdula, siya rin ang humawak. Matalino, abogado. Marami siyang kasong hinawakan. Lahat panalo. Mm-mm. Ito, saan pa siya? Legal director ng Givikis Petroleum in Iran. Sa Iran pa, ha? Abogado rin siya ng International Trading LTD sa Hong Kong. Nako. Dean of College of Law, New Era University, Philippines. Dean of College of San Sebastian. Bank Examiner, Liquidator, Central Bank of the Philippines. Yan pa lang naman yung mga hinawakan niya, pero mahusay na abogado. Uli, kahit gaano katatag ang ebidensya, kahit gaano katatag yung sinasabi niyong kaso, ang magde-depensa pa rin at ang magsasalita pa rin dyan, abogado sa abogado. Ha? Nagigets nyo? Hindi tayo puro-kuro-kuro. Ha? Abogado sa abogado yan. Ayan po ang latest. Alam nyo guys, ha? Doon po sa mga nagagalit sa NBI, huwag po kayong magalit. Ha? Huwag nyo pong kagalitan ng NBI kung bakit inaresto si Francis. Ha? Huwag nyo pong kagalitan. Ha? Napanood ko yung opinion ni Rapi Tulpo. 100% sang-ayon ako dun sa sinabi ni Francis. Ay, ni Rapi Tulpo. Bakit? Unang-una kasi, may nagdala ng complaint kay Francis sa NBI. Di po ba? Ngayon, ang trabaho ng NBI, anuhin po yung reklamo na yon. Kasi pag hindi po inaksyon na ng NBI yon, pwede pong kasuhan ng NBI dun. Ha? Pwede po siyang kasuhan ng NBI dun. O, nagreklamo kami, bakit hindi nyo inaksyonan? Bakit hindi nyo tinrabaho? Di ba? Tama ka, Sally. Trabaho ng NBI yun. Ha? Tama ka dyan. Doon sa mga masyadong diehard kay Francis, huwag nyo pong sisihin ang NBI dito. Ha, guys? Huwag nyo pong sisihin. Ginagawa lang po ng NBI ang kanilang trabaho. Okay? Ngayon, kita nyo naman po, may abogado naman po si Francis doon. Ngayon, mayroon na naman siyang panay, bagong abogado na magaling. Kaya, huwag po tayong magalit doon sa mga taga-NBI. Huwag natin silang ibuli. Ha? Bagkus unawain po natin yung NBI. Ginagawa lang po nila ang kanilang tungkulin. Ha? At kanina, magkausap naman kami ni Francis Leo Marcos, okay naman siya. Magkausap po kami kanina ang umaga ni Francis Leo Marcos. Okay siya, wala siyang problema. Bagkus, easy-easy lang siya. Ha? Busy lang yung mama. Eh, pabayaan nyo na muna yung mamang nandito sa NBI. Kita nyo naman eh, ilang araw siyang nasa labas eh, di ba? Bigay ng bigas. Mag-absent na muna yung mama, ha? Absent na muna siya. At ngayon, ang maganda, yung sinasabi ng mga kalaban, eh, pabayaan muna natin yan. Bahala silang magdiwang, bahala silang umiyak. Alam nyo, may kasabihan niya eh. Di ba kita nyo si Fernando Po Jr.? Binubugbog sa pelikula, di ba? Binubugbog, ginugulpi, nilulurakan. Di ba? Ganyan si Fernando Po Jr. Rudy Fernandez, binubugbog sa pelikula. Philip Salvador, binubugbog, di ba? Pero, pag matatapos na ang eksena sa pelikula, unti-unting tumatayo ang bida. Di ba? Kaya guys, wag